Okay, we have Dr. Carl Balita. Yan, aksyon, tumatakbong senador. Tips para pumasa sa board exam. Dr. Carl Balita, Review Center. Nako, lahat na. Ilan na ba pinasa mo sa boards? More than a million na, Doc, ang dumaan sa bridge ko. 1 million na pinapasa mo. Oh. Ilang top-notcher? Ay, nako, 400. In a span of 14 years, we broke the record ng 400. 400 na top 10. Yeah, top 10 lang yon. So yung hindi pagsaling regional top notchers. So yung mga nanonood sa atin, isa dyan magiging top notcher. Oo, kaya kung mabibigyan nila ng tips yung mga anak nila, mga kaibigan nila, pwede nilang i-share yung video na to. Ako, ang proof ko dito, Doc, may top notcher akong bulag. Bulag siya, number 9 siya sa board exam, taga Zamboanga. So hindi imposible na ordinaryong estudyante nagtop sa board. Napakarami kong istorya niya. Di ba may repeater ako, Doc, na nagtop sa board. Pwede bumagsak ka before tapos biglang ngayon nagtop notcher ka. Laking bagay. So itong top notcher, anong mga courses? Mix na yan, Doc. Meron akong teachers, nurses, criminologists. Meron na rin kami mechanical engineers, yung ibang programs, architecture, meron na rin kami, accountancy, madami. So maraming courses to. Yeah. Pero yung pag board exam naman halos pare-pareho yung strategy. Yung prinsipyo niyan pare-pareho. O sige, anong gagawin nila para mag-top? First of all, you should have your why, the big why. Sabi nga nila, when the why is big enough, the how is easy. Kung bakit ka papasa, kung alam mo yung bakit, at malalim at malaki yung bakit, yung papano madali. So kailangan meron kang pagdedicate ng iyong success, yung importante. Most of the time ang inspiration nila yung pamilya nila, magulang nila, talaga yung mga anak nila, kasi may mga top notchers ako, may mga passers ako na may mga edad na, no? Ang mahirap, Doc, ang passing kasi, overall passing mga 30% lang. So 70% ng mga kumukuha are usually repeaters. Mas mahirap papasahin ang repeaters kasi most of the time nawasak yung self-esteem nila. Kaya ako, pag repeater ang estudyante ko, kailangan mabuo ko muna siya, maniwala muna siya sa sarili niya, maniwala siya sa pangarap niya. By doing so, may maganda siyang dahilan para maghanda. Alam niyo kung bakit? Mahaba kasi yung preparation. Pag hindi ka motivated, bibigay ka along the way. Yun, so yun ang first tip. Pangalawang tip, dapat magkaroon ka ng diagnostic test. Pag sinabing diagnostic test, hahanapin niya yung strength at weakness mo. Di ba, Doc, masarap mag-aral ng subject na magaling ka na? Pero ang babagsak, ang hihila sa ipababa, yung mahina ka. Kaya kung wala kang objective na paraan para malaman mo kung saan ka mahina at saan ka malakas, hindi ka makakapagplanong mabuti kung saan ka magkoconcentrate. So hanapin mo yung weakness mo, pag mahaba-haba pa yung time, yung weakness mo kailangan maging strength mo. May papaalala ko, Doc, kasi sabi nila practice makes perfect, but no one is perfect. So why practice? Ang problema ganito, madalas pag nagre-review tayo, basa tayo ng basa. Kailangan pag nagre-review ka, ang papraktisin mo yung pagsasagot. Kasi ang board exam, pagsasagot. Testmanship. O, marami kasi akala nila pag nagbasa sila ng magbasa, papasa na sila sa board. Ang hindi nila nare-realize na yung board exam ay question. So, ang papraktisin mo, parang sayaw yan. Kung ang sayaw mo eh, cha-cha, wag mong praktisin masyado yung boogie, ang praktisin mo yung cha-cha. So, ganun po yung ina-advise namin. Kaya nga, the more items you answer, the better. Ang tip ko dyan, ganito. Pag nag-aral ka ng isang subject, basahin mo lahat ng dapat mong basahin doon. Tapos pagkatapos niyan, mag-test ka doon sa subject area na yon. Ngayon, makikita mo, meron kang pre-test, gaano ka kahina o gaano ka kalakas, tapos mag-aaral ka, tapos meron kang post-test. Yun ang ginagawa ng review center kasi, Doc. Bibigyan sila ng proseso kung paano sila mag-aaral. Mahalaga din, ano bang pinag-aaralan mo? May mga nabibili, actually, bawal yon. Bawal na nakakakita tayo ng previous board exam questions. Pero may nabibili yan. Available yan sa harap mismo ng PRC. Nabibili yan. Alam mo naman, ang sa amin naman doon, kung meron naman doon talaga nakikita ka, tsaka available yung ibang libro na may mga simulated test, practicein mo yon. Pero kailangan, ang mahalaga doon, pag nagsasagot ka, hindi lang yung malaman mo kung ano ang tama na sagot doon sa tanong. Ang mas importante, ma-evaluate mo ang sarili mo, bakit mali ka dito
ano yung hindi mo alam, nang hula ka lang ba para tumama? In other words, you have to be honest to yourself. Hindi ka kumukuha ng test para malaman ang sagot sa tanong kasi yung tanong na sinasagutan mo, hindi na mauulit yon. Ang importanteng malaman mo, ano bang klase kang test taker? Nagmadali ka ba kaya ka nagkamali? Hindi mo ba naintindihan? O talagang hindi mo alam? O nalito ka? Pag nakikita mo yung pattern of your behavior, doon natin maiintindihan na, oy, kaya ko to hindi alam kasi nagmamadali ako. So anong solusyon? Take it slow. Pag nakita mong, uy, hindi ko talaga alam ang subject area na to, then pag-aaralan mo siya after. So it's really a very long process. Alam niyo, may nabalitaan ka na, Doc, na cum laude, bumagsak. Yeah. Hmm. Bakit ka mo? Kasi magaling siya doon sa subject sa school. Ay, ang school kasi, essay, identification, ay, ang board ay multiple choice. Ako, meron ako na-invento yung Carl method. May haba-haba yung discussion. Maybe in the next episode, pwede natin gawin yung Carl method. Ito yung critical thinking process. Paano mo aatakehin ang isang item? Ng question. May gagawin kang proseso. Hindi ka basta nagsasagot. Ngayon, Doc, isa pang importante sa preparation sa board, ang importante tip ko, hanapin mo yung learning style mo. Iba-iba tayo ng learning style. Meron kasing iba nag-aaral sila sa gabi. Kung gusto mong sa gabi, mas epektibo sa'yo sa gabi mag-aral, edi sa gabi ka mag-aral. Merong iba may gusto siyang may kasama. May iba naman, kailangan solo. Merong iba gusto niya nakaharap sa TV. No, yung iba gusto niya maingay, di ba? So iba-iba tayo ng style eh. Hanapin niyo yung learning style niyo, saan ka pinakang natututo. Yun yung tinatawag namin sa teaching na metacognition. Pinapanood mo ang sarili mo habang natututo para sa ganun, hindi ka lang natututong magsaulo, umintindi, natututunan mo rin yung sarili mo kung paano ka matuto. Learning to learn ang tawag doon, ano ha? Importante po na tama ang material sa pinag-aaralan nyo, updated, at may tip ako sa inyo. Ang lahat ng board may tinatawag yan na table of specification. Yan po ay na da-download. O kaya kung wala, message kayo sa review center ko. Lalo na kung kayo ay teacher, nurse, midwife, ano, yung mga ganong profession. Sige, ano yan, table of... Yung table of specification, Doc, yun yung competency checklist ng board na gumagawa ng exam. Yun ang reference niya kung ilang tanong ang itatanong niya sa bawat concept. Halimbawa, sabihin niyo sa mathematics, alam niya, doon kung 5% ba yung addition, parang ganon. So, pag hindi mo kasi alam ang table of specification, baka lumalampas ka doon sa pinag-aaralan mo, kaya hindi mo na natutumbok yung dapat mong pag-aralan, o baka nagbibigay ka na masyadong maraming oras sa isang item lang pala ang lalabas. So magko-concentrate ka kung saan mas maraming item na pag-aaralan. Yan po ay table of specification o yung tinatawag nating competency standards. Iba-iba yung ginagamit na term yan. Sa teacher, yan yun yung Philippine Professional Standards for Teachers, yung PPST. Sa nursing, meron tayong competency standards. Doon kasi makikita mo anong hinahanap ng board sa'yo para bigyan ka ng lisensya. At doon siya magbabase ng questions question, niya. Question, Dr. Carl. Saan bibili ng mga past exams? Yung ba uunahin aralin sa teachers? Saan bibili ng libro na aaralin na hindi naman past exams? Bibili? May mga bookstores din yan. Sa National, meron yan. Actually, sa review center ko, marami ako niyan. Lalo na kung teachers, nursing, criminology. Marami tayo niyan. Sa dami ng libro, paano malalaman niya na tama yung libro na basa? Madalas po may conflict sa answers. Halimbawa, sa isang libro, itong A ang sagot. Pagtingin mo parehong-pareho sa ibang libro, C ang sagot. Mm. Kasi it's either iba yung perspektibo nila, kasi ang malungkot sa atin, hindi naglalabas ang board ng answer key eh. Kung ano talaga ang sagot. Walang answer key. Wala. So ang gagawin mo dyan, ikaw mismo ang magre-research sa sarili mo. Paano tamang sagot? Huwag mong konsumihin ang sarili mo na kung ano mas tama sa dalawa. Nagreklamo ka dun sa author. Kasi iba yung... Some questions kasi are medyo subjective. Mm-hmm. O nakakalito talaga. Ituturo ko yan sa Carl method. Ngayon, importante yung lagi mong ini-evaluate ang sarili mo. Ngayon, pag malapit ang exam, ang madalas, nagka-cram, at nagsasuffer na yung physical health, Doc. Nagiging masakitin kasi hindi na natutulog ng tama, hindi na balanse yung diet,
So alam niyo naman, may mga napagkain doc na nagpapaganda ng memory. May mga huwag masyadong, depende kasi sa iyo, like may iba mahilig talaga magkape at pag nagkakape gising sila. Meron nga akong isang top-notcher na na-advise na nabasa niya somewhere na huwag magkakape, eh lagi siya nagkakape, tinigil niya yung pagkakape, sumakit naman yung ulo niya. Ang nangyari, lalo siyang naapektuhan. At huwag na huwag kayong magbabago ng diet, ng lifestyle pag malapit na ang exam. For example, huwag kayong kakain ang hindi niyo pangkaraniwang kinakain pag on the day or the night before the exam, baka ikasira ng tiyan niyo. So kailangan ma-establish mo yung pattern. At madalas ang kailangan mong gawin yung practice ka na ng practice, palapit ng palapit ang exam, practice ka na ng practice. Yung answering test questions. Answering test questions. Tapos kailangan disiplinado ka sa oras. Ang rule of thumb, 1 minute per item. So may timer ka sa sarili mo, kasi yung iba naman ay sa sobrang tagal sa isang item, naubos ang oras, kinapos. So mapapractice mo yung sarili mo dyan. At mahalaga yung reflective learner ka. Alam mo sa sarili mo kung natututo ka ba o hindi, gumagaling ka ba o hindi. Ang past exams ba, questions, inuulit? May chances na ganun, Doc. Or kung hindi man inuulit, pareho lang yung pattern. Halimbawa, yung tanong nung isa eh, kasi sa table of specification na sinabi ko, sample, adding 2 digits, 22 plus 48, hindi maulit yung 22 plus 48, pero pwedeng maulit yung 33 plus 65. Ganun ang mangyayari. So it's the same competency na tinetest, pero iba yung situation, iba yung style. So yung examiner, tinitingnan niya past exams, binabago lang niya konti. Oo, may binabago siya o kaya sinusunod niya yung table of specification. Halimbawa, Doc, sa science, cell, ang tatanungin niya ano yung membrane, may tanong siya, may mga ganun, specific sa bawat isa. Iba-ibahin lang niya yung tanong. Tapos, yun ilang buwan ang kailangan mo para sa mga teachers, exam, criminal? Meron bang ilang, how many months before ang average? Ako, suggestion ko kung nasa college kayo, meron tayong kadalasan lahat ng courses, may tinatawag na competency appraisal. Mm-hmm. Ito yung mga final subjects na puro review na. Doon pa lang, seryosohin nyo na. Yung aral. Okay, yung aral. Kasi kadugtong niyan ngayon yung sa review center. Tapos hindi naman lahat talaga nagre-review center. Noong pandemya, Doc, may mga lumabas. Maraming lumabas na mga online-online review. Nasa Facebook lang. Yeah, effective. Nagsasagot-sagot sila. Ang problema ko dun, Doc, yung mga tanong nila, masyadong drills-based at hindi siya yung totoong preparation for the board. Halimbawa, hindi kasi po ang, lalo halimbawa, sa teacher, sa nursing, hindi po memory kasi ang magdadala sa'yo. Yung critical thinking mo sa mga sitwasyon na ibibigay sa'yo. So kahit pa sinaulo mo lahat ng konsepto, lahat ng tanong sinagot, iba naman lalabas. Iba ang lalabas kasi iba yung sitwasyon. In fact, mas delikado na sinaulo mo. Kasi baka mamaya iniba yung situation, sinaulo mo, akala mo yun ang sagot. Yun ang dahilan kung bakit marami pa rin ang bumabagsak. Kasi nga, pag hindi mo binago ang style mo sa pag-aaral, talagang hihina ka. At saka yung iba ang problema nga, Doc, English eh. Kasi ang English po ang medium ng test. Kaya dapat mahasa ninyo yung reading comprehension, kahit pa anong course ang kukunin mong exam. Hasain mo lang ng hasain yun. Kailangan hindi mo masasagot ng tama ang isang tanong kung hindi mo siya naintindihan. So kailangan magaling kang umintindi ng tanong. Kailangan ba may review center? Not necessarily kung gusto nyong... Pero mas mataas. Mas mataas ang chance. Kasi ganito, Doc, eh. Pumasa. May mga taga-UP, may mga cum laude, nagre-review center. Kasi hindi sila takot bumagsak. Gusto nilang pinakang mataas ang board rating. Kasi, Doc, ganito, ikaw mismo, pag may nag-apply sa'yo, ang board rating ay 75. Yung isa nag-board rating 85. Alam mo naman na, oy, sasabihin mo, oy, mas magaling yung 85. Pero pareho lang ng lisensya ang hawak nila. Kaya yung board rating kasi is a permanent number na ilalagay mo sa transcript. Kaya importante na ma-maximize mo yon. Pag hindi pumasa ng first time, malabo na yung second? Hindi naman. Mas pero malaki yung ano? Ang gawin nyo. Malaki yung binaba ng percentage of passing. Because of the self-esteem, nawawasak sila eh. Parang boxer na knockout, hindi na makalaro next time. Kailangan bawiin nyo yung self-esteem. Kailangan buuin mo ang sarili mo. Huwag kang magpapatali doon sa pagbagsak mo. In fact, kunin mo siya as a challenge na kesa nag-75 ka, abay bumawi ka, baka maka-89 ka. Kasi Doc, sa certificate, wala dyan na nakalagay lang dyan score, hindi nakalagay dyan kung ilang beses mo kinuha yung exam.
So bali wala kahit 5 times. Kahit 5 times, walang kwenta 'yon. Ang mahalaga doon anong score. Kaya ang labanan ito hindi nang ilang beses mong kinuha, labanan ito ng ano ang score mo. May limit ba ng pagkuha ng test? May mga courses na ganun, na may limitations. Oo, pero sa kadalasan, unlimited yan. Ang sa teachers, edad, may limit wala rin. Wala rin. Ang problema lang natin, pag mas matagal ka na dun sa graduation mo, marami nang nagbabago na concept. At pwedeng nabago ang curriculum, mas mahirapan kang sumabay. Mm-hmm. Kaya ang suggestion ko talaga, pagkapasa mo, pagka-graduate mo, exam na agad. At Doc, siguro maganda rin ma-advise natin yung mga pamilya na nasa paligid nitong mag-prepare for the board. Mga magulang, bigyan nyo sila ng space kasi talagang masakit po sa ulong mag... Alam nyo yung 4 na taon na pinag-aralan, re-reviewin mo ng 2 buwan, masakit po sa ulo yon. Kaya kung maaari lang, be the support system, kailangan magbigay ka ng boost ba sa kanya, doon sa tao. Pagdasal nyo, huwag nyo na masyadong utusan, lalo na magmarapit ng exam. Exempt nyo na muna sa mga gawaing bahay. At yun naman mag-exam, huwag na masyadong distracted unless yung distraction mo ay may kinalaman dun sa break mo. Hindi rin naman pwedeng tuloy-tuloy, kailangan meron kang dynamics na, uy, kaya mo to, kung mahilig kang mag-sports, sports pa minsan-minsan, manood ka pa rin ng movie once in a while. In other words, enjoy your life as usual. Mga 3 months before, okay pa. Okay pa yun, Doc. Kaya pa. Usually, 2 months yun, before. 2 months before, yan ang 2 to 3 months kasi ang duration. Tagilid na kung 2 months before. 2 months, medyo kapos yun. Tagilid na, tagilid. Sobrang mabigat yun, mabigat. Lalo three na sa, months before. 3 months or even longer. Like sa nursing, mabigat masyado. Hmm. Daming pag-aaralan. 5 exams ang nursing. 3 months, 4 months before. Yeah, oo. Sapat na yun. Yan, ha? Mm-hmm. Libreng tips from Dr. Carl Balita. Baka mag-top na kayo dito. Pero pag gusto nyo, maraming mga review centers si Dr. Carl Balita. Pero Doc, mahalaga yung mag-set ka ng goal, ha? Set your goal. You know? Anong goal? Yung sabihin mo na ang board rating mo 85. Then makikita mo yung score mo. So para may goal. Mo, gusto mo 85. Sa sarili mo, isulat mo sa wall na ito yung target kong board rating. Most of the time, nag-aaral ako niyan, Doc, yung actual board rating niya at saka yung target niya correlated. Kasi pag mababa ang target mo, ay gusto ko lang pumasa 75, relax, relax ka. Pag tinaasan mo yung goal mo, tataas mo yung effort mo. 89. Say, kaya ako, I want them to believe that they can top the board. Because if they do, kung hindi man sila mag-top, sabihin mo ang top notcher ay 91, at least kung 90 ka, hello, choosy ka pa, di ba? Line of 9 ka sa board. Ganon. Madali lang ang board. Kung nag-aaral kayo mabuti, madali lang. Final words sa part 1 natin dito. Wala pong nag-top sa board na aksidente. Lahat ng nag-top sa board, they top the board by choice. Never by chance. Wala sa talino? Wala sa talino. Ordinary students can top the board. Lalo na pag maganda yung suporta nila. I-end ko to Doc ng kwento. May isang bata, spoiled brat. Pag uwi niya sa bahay, nakinig kasi siya sa lecture ko. Motivated na motivated. Sabi niya, Mami, Daddy, magta-top ako. Eh, alam mo, Doc, ordinaryong estudyante. Hindi nga daw siya nagka-medal buong buhay niya. Nagta-top daw siya. Nagta-top daw siya. Sabi daw ng tatay niya, anak-anak, ano lang yan, ha? Gutom lang, ikain mo yan. Every time, nai-tay, magta-top ako, ganyan. Sabi niya, anak, huwag ka masyadong mataas mangarap, baka mabigo ka. Kasi gano'n. Alam mo ang ending, umuwi siya isang araw, nagsisisi ko, top notcher ako, Mami, Daddy. Ay, maniwala. Sabi daw ng tatay niya, manahimik ka nga. Alam mo ang ending, nung araw na yung top notcher niya siya. Walang pwede kumontra sa pangarap mo. Do it. Thank you. Bye-bye. God bless. Nasa airport kami. Okay.